Good day, ako si Teacher Malu para sa basic head construction. So mapapansin niyo ang ating unahing paggawa ay ang oblong. Gagawa tayo ng tinatawag nating guidelines. Pahalang or vertical lines at horizontal lines. Meron tayong eye line, nose line, at mouth line. Tinatag nating face line kung yan ay nakaharap. Sa paggawa ng mga lines, gagawin natin ito ng mas manipis na guhit. Pwede ang lines ay sa gitna pwedeng sa taas ng oblong. Pwede din naman sa ibaba ng oblong. Sundin natin ang basic steps. Number one, gagawa tayo ng oblong. Number two, gumawa tayo ng guidelines. Nose line, eye line, at mouth line. Number 3, mula doon sa mga lines na ginawa natin, dyan natin iguhit ang mata, ang kilay, ilong, at bibig. Tandaan ninyo na ang tenga ay nakahilera sa ating mata. So, ulitin natin uli, gawa tayo ng oblong. Gumawa ng mas manipis o hindi ganong kakapal na guhit sa mga guidelines. Gumawa ng buhok. Ika-apat, ay ika-lima, ulitin natin. Kapalan ng pagguhit
o burahin ang mga guidelines at saka naman kapalan ang mga guhit doon sa mga mata, ilong at shape ng mukha. Maaari din naman natin gawin itong babae sangayon sa gusto ninyo sa pamamagitan ng paggawa ng buhok. At kapag nasanay ka na sa paggawa ng head construction, hindi mo na kailangang gumamit na pa ng mga guidelines. Basta palagi lang natin gagawin at papraktisin ang pagbuo ng basic head construction o pagguhit ng ulo. At sa gayon ay masanay tayong gumuhit ng iba't ibang klase ng head construction. At ang head construction ay pwede rin naman natin gawin sa iba't ibang shape, katulad ng triangle, square, heart shape, oblong, heart or diamond. So, alin man sa mga yan ay makakabuo tayo ng head, basic head construction. Basta lagi lang natin susundin at kung ikaw ay nagsisimula pa lang, ay sundin mo yung mga guidelines na yan. O diba, napakadaling gumuhit. Ilay, mata, ilong, bibig. Nawa may natutunan kayo sa araw na ito sa ating lesson number 1, ang basic head construction. Tandaan ninyo, sa pagguhit ay walang bata o matanda. Kahit sino kayang-kayang gawin yan.
At magagawa niya kahit saan lugar. Basta lagi lang kayo magdadala ng sketchbooks. Ang sketchbooks ay makakatulong para sa pagpa-practice niyo ng pagdodrawing. Laging tatandaan na huwag niyong ikukumpara ang sarili niyo sa iba. Ang lahat ng bagay ay natututunan. Kailangan lang talaga nating mag-practice ng mag-practice. So, ayan na po ang ating basic head construction.